Welcome back to my channel again, Tuto TV on the move. For today's video, no, pag-usapan natin kung paano maging ganap na sang security guard. Hello guys, I'm Erica May Calara. Please subscribe to Tuto TV on the move. Thank you. Pag-usapan natin ngayong araw na kung paano maging isang ganap na security guard. Pero bago lahat, no, don't forget to subscribe my YouTube channel, lalong-lalo na sa mga baguhan dyan, no. At pa-click na rin ng notification bell, no, para updated ka sa aking mga video. Paano ba, no, maging ganap na isang security guard, no? Kailangan, no, ikaw ay 18 years old pataas at natural Filipino born citizen. Kailangan ikaw ay isang tunay na Pilipino, no? A natural Pilipino born citizen lang ang pwedeng maging security guard. Pangalawa, no, kailangan mo mag-training ng 15 days training, no, bago makakuha ng security license, no. Kailangan mo maipasa yung 15 days training, no. At habang ikaw ay nasa training, no, kailangan mo pag-aralan, no. Kailangan mo pag-aralan, no, kung paano mag-logbook, no, dahil isa yan sa common na trabaho ng isang security guard. Kailangan mo rin matutunan at makabisado ang 11 General Orders or 11 GO, no. Kailangan mo rin kasi isa yan sa ginagamit pag tayo'y mag-apply. Kahit saang agency man tayo mag-apply, no, kailangan natin kabisado yung 11 General Orders. Ayan. Kailangan din natin, no, mag-participate or kailangan din natin mag-participate ng firing, no. Kailangan din natin matuto paghawak at paggamit ng service firearms or baril, no. Dahil isa yan sa importante ng trabaho or part ng trabaho ng security guard, no, na matuto gumamit ng service firearms, no, para protektahan ng ating sarili at ng ating client, no. Kailangan mo rin matutunan, no, kung paano gumawa ng report, no. Anong klase man ng report yan, incident report, information report, no. Kailangan mo matutunan yan, no, bilang isang security guard, no. Common yun sa trabaho natin at kailangan natin yan na matutunan. Dahil, no, sa mga hindi inasahan na pangyayari, no, ang security guard ang unang-unang magbigay ng report sa ating client or sa security agency. Kaya importante ang paggawa ng report, no. At pag-aralan din natin yung tinatawag na customer service or public relation, no. Pero panoorin nyo na lang sa iba kong video at makikita nyo doon kung anong ibig sabihin ng public relation or customer service. Pag-aralan nyo rin, no, ang gun safety para sa ating mga security guard yan, no, para rin sa ating mga sarili, no. At pag ikaw ay nakatapos na ng 15 days sa training, no, kailangan mo pa mag-exam ng General Knowledge Exam or JKA, no. Pag ikaw ay nakapasa sa General Knowledge Exam, no, hindi ka nang kumuha ng license or security license sa loob ng Camp Krame, no, dahil ikaw ay isa ng ganap na security guard. Dahil ikaw ay nakapasa sa JKA exam, ikaw nakaparticipate ng 15 days training, no. Pagkatapos na 15 days training, pwede mo na makuha ang iyong security license na ikaw ay isang ganap na security guard. Ayun, no, siguro may natutunan kayo, no, sa mga hindi security guard dyan or may balak na maging security guard or isang security guard na, no. Siguro may matutunan kayo sa aking ginawang video na to, no. At kung nagustuhan nyo yung aking video, no, don't forget to like, subscribe, and share my video. Don't forget na rin sa pag-click ng notification bell, no, para updated ka sa mga security videos na aking gagawin pa at nagawa na.